So, good day. So, I'm here as your instructor. So, dun sa ano natin, sa course natin this semester. So, first and foremost, let me introduce myself. So, alam ko naman, na-introduce ko na sa inyo kanina yung sarili ko. So, ulitin ko lang. So, my name is Roderick Tuason. So, I will be your chef instructor for this semester. So, kung ano man yung itatackle natin. So at this particular point, so ang itatackle ko yung standards of professionalism. So, para saan yun? So, those are the attitude or traits na dapat bitbit nyo once you go dun sa hospitality industry na gusto nyong maging trabaho. Pero bago tayo tuloy-tuloy kung ano man yung topic na i-discuss natin for today or for this segment, so I would like to congratulate you na nakaabot kayo sa gantong point. So kung first year pa lang kayo, welcome. Welcome sa college. Pangit lang kasi what you call this? Online yung classes natin. You haven't experienced yet yung magklase ng face-to-face na college yung setup. Pero welcome. So i-discuss natin thoroughly kung para saan tong course na to, ano yung difference niya sa high school, college, tapos dun sa work. So, kung mga third year, fourth year na kayo, so, congratulations din dahil umabot kayo rito sa gantong punto. So, first and foremost, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang magbigay ng emphasis when it comes dun sa studies kasi 10 years na akong nagtuturo, more than 10 years. So, I've seen so many students na nag-waste ng time tsaka ng money nila tapos effort spending sa course na parang wala silang interest na ano na tapusin, diba? Kino-congratulate ko kasi kayo kasi meron kayong people or parents that loves you enough para pag-aralin kayo sa kolehiyo. Kasi gaya nga ng sinasabi nila, for you to study elementary, right nyo yun, karapatan nyo yun bilang bata. For you to study high school, karapatan nyo rin yun bilang bata. Pero for you to study college, it's already a privilege. Pribilehiyo ng taong may nagmamahal sa kanila para paaralin sa college. Bakit? Kasi advantage nyo na yun eh. Kung ano man yung matututunan nyo ng college, advantage nyo na sa life yun. Kung mahal nyo yung nagpaaral sa inyo, suklian nyo after pag kumikita na kayo. Kung galit kayo rin sa nagpapaaral sa inyo at nagkaroon kayo ng pera, someday, kumasenso kayo, pwede nyo naman silang hindi i-repay. Kaya nga sabi, yung pagpapaaral ng kolehiyo o pinapaaral ka ng kolehiyo, ginagawa lang yun ng taong nagmamahal talaga sa'yo. So, congratulations kasi may nagmamahal sa inyo. Huwag nyo sanang sayangin kasi para sa inyo yun. So, what's the difference of high school and college? Ang high school kasi, aral ka lang. Aral ka lang para magkaroon ka ng diploma. Diploma para makapasok ka ng college. Ibig sabihin, may diploma ka ng high school, you are entitled. Meron kang karapatang tumuntong sa kolehiyo. Yun yung kinaganda nun. Kaya kahit anong gawin mo, kaya mandaya ka, mangopya ka, gawin mo na lahat para makapasa. Gawin mo na. Diba? Para makapasok ka ng kolehiyo. Kaso, what's the difference between college? Sa college, hindi ibig sabihin meron kang diploma ng kolehiyo. It doesn't mean na you are entitled for a good life. Hindi ibig sabihin meron kang diploma ng college, ibig sabihin magandang bahay, magandang kotse, magandang asawa, magandang buhay. Then, that's a total crap. Kalokohan yun. Sa college, kailangan mo nang bunuin yung sarili mo ng skills tsaka knowledge para pagdating mo ng point na nag-a-apply ka ng trabaho, you know what you're doing, you know how to sell yourself, then you will be paid properly. Yung pinili niyong kurso, hospitality industry, HM. So, kung ang habol mo kumita ng pera, tama yung pinasok mo. Kaso, dapat tama rin yung trades mo. Able for you to survive this type of job. So, ganun lang naman kasimple yun. So, yung una, kwentuhang pera na lang tayo para mas madali mong maintindihan. So, yung hospitality industry, hindi mo kailangan maging sobrang talino. Hindi mo kailangan maging sobrang galing. Ang kailangan mo lang gawin
matuto kang makinig. Pag hindi ka makaintindi or mahina kang umintindi, matuto kang magsulat. Para pag meron kang nakalimutan, meron kang babalikan. Yung susunod, matuto kang magtanong. Pag hindi mo maintindihan, hindi mo na isulat, matuto kang linawin kung ano yung hindi mo naintindihan. Pang-apat, matuto kang sumunod. Kung paano tinuro, kung paano pinakita, gawin mo, ganun mo gawin. Yung panlima, be consistent. Pag nagawa mo na lang tama, paulit-ulit mo nang gawin tama. Kung susundin mo yung limang instructions na yon, you will never go wrong dito sa ano natin, sa napili mong kurso. Hindi mo kailangan maging super bright dito. Matutong makinig, matutong magsulat, matutong magtanong, matutong sumunod, tapos be consistent enough to follow. Yun lang yung kailangan mong gawin. Usapang pera. Pagka-graduate ka dito sa kurso natin, number one, trabaho ka ng hotel. Huwag kang magtrabaho kung saan-saan. Call center, huwag. Pasok ka ng ibang trabaho, huwag. Mas mataas na sahod, huwag. Pilitin mo makapasok sa hotel. Kung gusto maging waiter ka. Kung gusto maging housekeeper, housekeeper. Front office. Bartender, bartender. Barista, barista. Chef, chef. Pasukin mo yun. Magtagal ka for more than 2 years to 3 years to 4 years. Na minimum yung kita or above minimum. Ano ba kinaganda rito sa atin pagdating sa kitaan? Number one, you get to pocket your salary pool. Walang bawas. Bakit? Yung pamasahe araw-araw, galing sa tip. Hindi mo na kailangan commute expenses, travel expenses, hindi mo na kailangan. Second, food allowance, hindi mo na kailangan. Hindi tulad pag nagko-opisina, susweldoan ka, ibabawas mo yung pagkain mo pang araw-araw doon. Hindi kailangan kasi libre yung pagkain sa hotel, libre yung pagkain sa restaurant. Diba? Tapos meron ka pang tip na iuuwi. Ang kinaganda sa hospitality industry, meron tayong SC kung tawagin, service charge. Ibig sabihin, you get a total share or percentage ng kinikita ng hotel or restaurant, then na ibibigay sa iyo. So, bukod dun sa actual salary mo, meron ka pang service charge. Okay din yung kitaan, hindi ka naman magmumukhang kawawa. Hindi ka magugutom. Ang kinaganda, pag pinractice mo within 3 years yung napili mong job sa hospitality industry, ano kinaganda? Number one, pwede ka magbarko. Pag magbabarko ka, you can earn up to 80,000 pesos to 100,000 pesos per month. Diba? Okay-okay na yun. Pag nakasakay ka ng barko, madali na yung sasakyan, madali na magpaayos ng bahay. Ilang taon, makakabili ka ng sarili mong bahay, negosyo, etc. Then you get to fulfill your dreams. Kaya lang kaganda yun. Diba? Second, pag umabot-abot ka pa ng mga ganun katagal, limang taon sa industry, anin, then yung tinatawag nating you get to migrate. Pwede kang mag-Canada, Australia, America. Ang pinag-uusapan na nating sahod is 3 to 4 million annually pesos. So, ibig sabihin, ang starting pay ng taong nagsisimula is nasa 3 milyong piso sa loob ng isang taon. Kaya kung mapapansin mo, kung makakatungtong pa ng industry natin, walang nagtatagal na kusinero or walang nagtatagal na waiter sa Pinas. Ginagawa lang nilang stepping stone para makaalis ng bansa kasi dun yung mas mataas na kita. Yung ibang mga tatanga-tanga, nakagraduate, tapos magko-call center, tapos tatanda sila na call center na 40 to 60,000 lang yung kinikita nila. So, yun yung nami-miss out nila. Gaya nga nang sabi ko, alamin mo kung ano yung pinapasok mo. Know what you want, know how to get it. Nakaintindihan, especially ngayon, sinuportahan ka na ng magulang mo. So, pag-aaral kasi ng kolehiyo, dapat tatlong things yung nag-work hand-in-hand. Tatlo yung nagtutugma-tugma para makatapos ka. Ano yung tatlong yun? Number one, magulang na willing magpa-aral or taong willing magpa-aral. Number two, spending capacity ng magulang. Baka mamaya, gusto kang paaralin ng magulang mo, hindi naman kaya ng pera nila. Nonsense din. Diba? So, dapat tie up yung dalawa. Kung meron kang pareho nun, salamat sa Diyos at sa magulang mo, meron ka nun. Number three, yung taong pinapaaran. Dapat, you're willing to finish what you've started. Kung wala kang interest at di mo alam yung ginagawa mo, tigil mo na kasi magsasayang ka ng oras at panahon. So, yun lang yun. Sa kurso natin, you get to travel for free while earning. Pwede yun. Kung magbabarko ka o magmamigrate ka sa ibang bansa, hindi imposible yun. So, kariran lang. Diba? Kung gago ka ng high school,
sa college, magpakilala ka na ng bago. Hindi mo kailangan bitbitin yung ugali mong pangit ng high school, tapos dadalhin mo ng kolehiyo. Kasi at the end of the day, pera-pera na usapan. Kung high school, sikat ka dahil may bago kang sapatos, pogi ka, nakikigamit ka ng sasakyan ng magulang mo, cute ka, etc. Habang tumatanda ka, hindi na. You're being measured kung gaano kakapal yung bulsa mo na pinaghirapan mo. Sayo na. Diba? Kasi at the end of the day, mas mayabang yung tao na bumili ng chinelas pero pinaghirapan niya sa sarili niyang pawis. Pinagtrabahuhan niya. Rather than, nagkaroon ka ng magandang sapatos, magandang damit, pero binigay naman ng bading. Diba? Nonsense yun. So, mas maganda pa rin yung ikaw yung nagtrabaho. Invest in yourself at this point. Now, yung pinapasok niyong hospitality industry, hindi siya madali. Laborious siya. Matrabaho, nakakapagod. Paano nakakapagod? So, yung trabaho natin is 8 to 10 to 12 hours. 12 hours na trabaho. Hindi ito yung trabaho na office hours na papasok ka ng alas 8, pag tumunog yung bell ng kring alas 4, pwede ka nang umuwi. Balikan mo na lang bukas yung ginagawa mo. Sa atin, hindi. Pag meron tayong duty na hanggang, halimbawa, nagsimula ka ng 8, tapos alas 4 na, hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi tapos yung trabaho na simulan mo. Kasi we're dealing with people. Diba? Service yung pinag-uusapan. Paid ka naman, bayad ka naman, wala namang problema. Yun nga lang, the more na merong mga events, the more tayong kailangan. So kung ikaw yung mga sentimental na tao na importante sa iyo yung Pasko, birthday, bagong taon, Valentine's, hindi para sa itong kurso na to. Mag-ship ka na. Diba? Bakit? Sa atin, the more na may occasion, the more na may pasok tayo. Wala tayong Pasko, wala tayong bagong taon. Kasi most people nagse-celebrate sa hotel, restaurants, dun mas malakas, peak. Walang day off yun. Diba? Valentine's, mas maraming taong kumakain sa labas, mas kailangan ka, wala kang love life. Diba? So, pag may mga special occasions, graduation, etc., expect mo nang di mo maa-attendan yun. Diba? Bakit? Kaya kasi kailangan naka-duty. Sakripisyo yung kailangan. Yeah? So, ganun yung diskarte natin. So, know what you want, know how to get it. So, kung gusto mo tong kurso na to, mag-enjoy ka naman, wala namang problema. So, yun nga lang, konting sa lahat naman ng bagay, tsinatsaga. So, let's talk about standards of professionalism. Ito na yung actual lessons natin. So, actually, before you go into any other work specialization when it comes to hospitality industry, ito yung pinaka-importante, yung SIAM. Kung tama yung bilang ko, SIAM na standards of professionalism. So, ano ba yung SIAM natin? So, let's start first with positive attitude towards work. If you have a piece of paper, kindly write it down. Pero later on naman, maglalabas ako ng copy. Tapos, later on, magkakaroon tayo ng simple activity. Ipapa-identify ko siya sa inyo. Tapos, in your own words, try to explain it. Yun na lang yung gagradan ko. So, positive attitude towards work. So, what does it mean? O, paliwanag natin ng paliwanag na pang tambay. So, positive attitude daw towards work sa kurso kasi natin, tsaka sa trabahong napiliin. Mahirap, mabigat. So, kung tamad kayong pumasok kada umaga, hirap pa yung gumising, hirap pa yung gumawa ng trabaho or assignment nyo na matatapos on the day, hindi kayo aarap dito. Sa atin kasi, imagine mo na lang, papagigising ka ng umaga, alas 6, magta-travel ka going to your work, sabi mo makakarating ka ng 8, pagdating mo ng 8, bibis ka na. Pagkabis mo, trabaho ka na. Yung trabaho mo, kung kusina ka, bit-bit ka ng, hindi cute-cute ang luto yun, ha? Na maliliit yung kalan. Malalaking kalan, buhat, puno ng ingredients, magbabalat ka ng carrots, hindi isang piraso, hindi isang kilo, sako-sakong carrots, sako-sakong potatoes, sako-sakong karne, hinihiwa mo. Imagine doing that for 8 hours, 8 oras. Diba? Hindi nakakatuwang ano yun, trabaho yun. Tapos naghahabol ka sa oras dahil oras na kakain, kagulo yun, sobra. Agak na kang pawis mo, minumura ka ng head mo, minumura ka ng supervisor mo, lahat nagmamadali, lahat galit. Diba? Toxic yung environment, period.
Diba? Maganda yung bayad, oo. Maganda yung kinabukasan mo, oo. Diba? Pero ang tanong, sanay ka bang mamura? Sanay ka ba sa stressful environment? Sanay ka bang minamadali? Diba? So, pag hindi wala kang positive attitude towards work na kaya mong kumbinsihin yung sarili mo na, ah, pag mabigat yung trabaho, mas gagaling ako. Mas mabigat yung ginagawa, mas masasharpen yung skills mo. Mas marami yung utos sa akin, mas okay para sa akin yun. Ibig sabihin, magaling ako. Diba? Kasi may mga taong pag inuutusan, mas natutuwa sila. Sa hotel or sa industry natin, pag ayaw kang itusan, matakot ka na. Bakit? Kasi pag hindi ka inuutusan, ibig sabihin, pabigat ka lang. Hindi ka mapagkakatiwalaan ng trabaho. Meaning, tanga ka. Diba? Kasi sa trabaho natin, pag sumablay ka, hindi pwedeng hindi i-serve or hindi ilabas yung gawa mo. Gagawin uli ng ibang tao, another shift. Gasto sa oras, gasto sa manpower, gasto sa ingredients, yung isinablay mo. Kaya mas maganda, one trial lang. So, pag sablay ka ng sablay, di ka na utusan, sa gilid ka na lang. Mapapansin mo, after mga few months or few weeks, wala ka ng trabaho. Yung iba, ang dahilan lang, ang hilig magdahilan, eh, nawalan ako ng trabaho, pangit kasi doon. Nag-resign ako kasi, pero ang totoo, tinanggal sila. Bakit? Angas sila eh, hindi sila makatiis. Diba? Sa trabaho natin, the more kang inuutusan, mas matuwa na. Bakit? Ibig sabihin kasi na pagkakatiwalaan ka, magaling ka. Lahat ng iuutos sa'yo, nako-comply mo. So, sa taong nagsisimula, huwag kang mabilang sa trabaho. Trabaho lang ng ano. Try to convince yourself na para sa'yo palagi yung pinaghihirapan at ginagawa mo. So, yun yung positive attitude towards work. So, huwag kang panghihinayangan. Kasi lahat ng paghihirap na ginagawa mo, sa'yo rin yung pupunta yun. Kasi mabigat talaga yung trabaho natin. Pagdating sa ano, pagdating sa hospitality industry, may mga bastos panggis. Nakaka-degrade minsan. So, yun yung sinasabi natin positive attitude towards work. Try to convince yourself palagi na everything will work for you para magtagal ka. So, yun yung una. Yung second natin is staying power. Staying power. Diba? Yung meron kang paninindigan na magtagal ka dun sa lugar na pinapasukan mo. Kahit toxic, kahit ang bigat ng trabaho. O, sige lang. Kaya nga nung sabi ko, diba? Kung gusto mo ng maayos na buhay, magtagal ka lang dito sa Pinas, 2 taon, 3 taon. Hotel ang targetin mo. Huwag kang tumarget ng kahit ano. Kasi pag nakatapos ka ng 2 or 3 taon sa hotel, ang dali sa yung mag-migrate sa ibang bansa, ang dali sa yung sumakay ng barko. Yan, maganda-gandang buhay na yun. Diba? So, staying power. Tiis-tiis lang. Diba? Kahit ganong kapangit yung environment na papasukan. Ngayon na, enjoy mo lang. Pasok dito, labas dito. Ano na kasi. Third, ability to work with other people. Diba? Meron kang kakayahan na makipagtrabaho sa iba. Kasi at the end of the day, sabi nga nila, no man is an island. Hindi mo kayang gawin yung trabaho na ikaw lang mag-isa. So, especially yung hospitality industry, lalo na yung kusina, kahit naman sa dining area, parang ano yan eh, group sport, parang basketball or volleyball, hindi ka mananalo ng mag-isa. Diba? So, dapat well-coordinated ka, you know how to work with the group, you know how to lead, you know how to follow. So, ganun lang. Sabi ko dati, nung pumasok ako ng industry, masama na ugali ko. Nagulat ako eh, mas masasama pa pala ugali sa akin. Diba? So, dun makakakita ka ng iba't ibang klase ng kasirauluan, kademonyuan, diba? Lahat ng klase ng pangit na trick, ginagawa na nila. So, yun lang. Dapat marunong kang sumabay sa trip. Kaso, always put in mind, ang tama-tama, ang mali-mali. Never be influenced ng ginagawa ng ibang tao. Hindi porke nakikita mong ginagawa ng ibang tao na mali, ibig sabihin, may karapatan ka ng gayahin. Kasi karaniwan, doon napapahamak. Diba? So, pag sinabing bawal kumain sa kusina, filtrate siya. Hindi porke nakakakita ka ng ibang kumakain, itatry mo rin gayahin. Kasi pag ikaw ang natsambahan at ikaw ang natsyempo, basag ka. Kung tanggal sa trabaho, di ka naman pwede magturo. Eh, sila rin po kumakain. Kaya, sinabi ng bawal, tas di mo sinusun. So, learn how to follow. Ganun lang kasimple. Next, number 4, eagerness to learn. Lagi kang gigil matuto. Diba? Huwag kang mabilang sa trabaho. Diba? Yung sinasabi nilang dapat may kusa. Diba? Be observant enough. Halimbawa, may nakikita kang chef.
every morning nakikita mo nag-i-standard breading procedure siya ng chicken. Hihiwa siya ng manok, sasawsaw, si-season niya ng salt and pepper, sasawsaw niya sa flour, egg, breadcrumbs. Flour, egg, breadcrumbs. The next day, tandaan mo na yun. Para pag ano, chef, ano gagawin mo? Mag-standard breading ng chicken. O, tulong ka na. Handaan mo yung flour, yung egg, yung breadcrumbs. Chef, pwede nga ako tumulong. O, yun, ganun. May kusa. Diba? Willing ka laging matuto. Be observant kung ano yung step-by-step procedure na ginagawa. Tandaan mo o isulat mo kung mahina ka. Tapos the next time, matuto kang tumulong, makialam. Kasi dun sa mga little things na paunti-unti, dun ka matututo. Kasi lagi mo namang ginagawa, lagi rin namang ginagawa. So, yun lang yun. Lagi kang eager matuto. Diba? Huwag mong isasantabi na, ay, tulad ng ugali ng karamihan, diba? Na nabit-bit nila ng high school. Mahina ako eh. Ayoko ng ganyan. Yung ine-ex, ginigilid na agad nila yung sarili nila na hindi nila kaya. Always remember, lahat ng bagay na tututunan. So, pag hindi ka magsusumikap na matutunan, sinabi mo agad na hindi mo na agad kaya, eh wala talagang mangyayari sa'yo. Diba? First, believe palagi. Maniwala kang kaya mo. Kung magkamali man, matututunan mo. Yan lang kasimple yun. Always be ready to learn. Yun. Tapos number 5, full range of skills. So, ano ba yung full range of skills? So, gaya nga nung sinabi natin, kung marunong kang mag-fry, dapat may alam ka rin. Marunong kang mag-roast, naiintindihan mo. If you can learn baking, learn baking. If you can learn costing, sanitation, importance, etc. Kung meron kang speaking prowess to lead a group, please do so. Diba? Kung ano yung maidadagdag mo daily dun sa skills mo, huwag ka nang mag-i-stop. Parang basketball, diba? Yung mga NBA player, pag pumasok ng NBA yan, magaling lang sa dribbling yan. Magaling lang sa layup yan. Pero through the years, makikita mo yung mga sentro, tumitira na ng press, etc. So, ini-improve din nila yung ano, yung skills nila. So, yun lang. Never-ending learning. The only day that you stop learning is the day that you're dead. Dapat ganun yung prowess mo when it comes to life. Next, number 6, experience. Diba? Wala nang best teacher but experience. So, ba't naman nasama sa standards of professionalism yun? So, never be afraid na sumubok. Testingin mo. Diba? Pasubok. Pag nagkamali, at least natuto ka rin sa pagkakamali mo. Pag umukay, hindi, ibig sabihin, ginawa mo nung paraan. Ganun lang kasimple. So, through those experience, kasi wala naman trabaho na perfecto agad. Wala naman isinilang na magaling agad. Diba? Through experience, doon natututo yun. Doon na siya sharpen yung skills. No? So, never be afraid to try. Hindi mo malalaman kung ano yung kaya mong lusutan kung hindi mo susubukan. Diba? Para sa chicks. Diba? Hindi mo malalaman kung sasagutin ka o babasted din ka kung hindi mo ipapaalam yung nararamdaman mo. Yeah, boy! Diba? Next, dedication to quality. So, what do you mean dedication to quality? Ibig sabihin, pag nakagawa ka na ng maganda, have pride dun sa sarili mo na nagagawa mo na ng maayos. Pag maganda na, mas pagandahin mo pa. Pero wag mo nang ibababa dun sa level na, pwede na yan, okay na yan. Diba? Kasi at the end of the day, what you put on the plate or what you put on the table always represents you. Diba? Pag maganda yung nilalagay mo, lagi kang may trabaho. Pag lagi kang may trabaho, lagi kang may sweldo. Pag lagi kang may sweldo, lagi kang may pera. Pag lagi kang may pera, lagi may pang-sustento dun sa mga mahal mo sa buhay. Diba? So, pride lang palagi. Diba? Kung gusto mong maglagay ng angas, huwag angas sa salita. Angas sa gawa. Tsaka sa produkto mo. Let your work speaks for you. It's that simple. Nawa? Next, good understanding of the basics. So, yun. So, karaniwang kasi yung iba, naturuan lang kung paano gawin. Pero hindi nila alam kung bakit nila ginagawa. Basic palagi. Kung mahilig kang mag-basketball, basic dribbling, basic shooting, aralin mo muna yung rules ng court. Kung ano yung bawal sa pwedeng gawin, sa hindi bawal gawin. So that's my job, to teach you the basics. Kaya ako nag-e-effort ng ganito. Kaya nga nung sabi ko, pwede kong kumuha na lang ng clip
ng video ng ano eh, sa internet. Tapos English yung explanation about dun sa topic. Panood ko lang sa inyo. Diba? Wala namang pinagkaiba. Kaso anong pinagkaiba? Bakit ganito at nakaharap ako sa camera at nag-e-effort ako? Pareho rin naman yung sweldo. Kasi gusto kong ipaalam sa inyo, gusto kong ipakita sa inyo, gusto kong iparating sa inyo in our own way or in our own language na mas may papaliwanag ko sa inyo kung ano yung importance ng tinuturo. O kaya, effort-effort lang tayo ng konti. Diba? Kasi sabi nga nila, sa loob ng class, if you cannot teach the dumbest student, you cannot be called a teacher. Kung di mo kayang turuan yung pinakamahinang bata, hindi ka teacher. Diba? Kasi kung walang matututo, diba? Ano silbi mo? Kaya natin dinadigest na. Inunguya na natin unti-unti para it's easier for you to swallow. Ayun. Good understanding of the basic. Basic lang palagi. Diba? Kaya para sa kotse, diba? Mas maganda pag stock yung kotse, hindi mo pa nilagyan ng kung anong borlolo. Ganun lang yun. Simple. Number 9. Last. Punctuality. Diba? Pagdating sa trabaho, if you are asked to report at 8 a.m., dapat 7:30 nando ka na. Diba? Bakit importante sa atin yun, especially sa hospitality industry? Kasi ang hinahabol mo, yung what do you call this? Ang hinahabol mo yung feedback, yung translation ng trabaho sa naunang dumuti papunta sa'yo. Turnover ng trabaho, yung tinatawag nila. So, yung taong pauwi pa lang, dapat abutan mo yun para maisabi sa'yo, ma-release sa'yo ng maayos kung ano yung mga utos sa kanila na ikaw yung gagawa. Dahil sa oras mo kailangan. So, yun yun. So, if you cannot arrive on time, magkakabuli-bulilyaso ka. So, pag hindi mo kayang practicein yung sarili mo na pumasok ng maaga, then you really have a problem. Kung ang nanay mo may 12 apartment, marami kayong sasakyan, may farm kayo, meron kayong 12 katulong, wag mo na akong pakinggan. Kasi walang kwenta sinasabi ko, mayamang ka na naman. Now, kung medyo wala rin mama at papa mo, kailangan mo silang tulungan, etc., then you must listen. Diba? Kasi at the end of the day, ang pinakamahirap pasunurin yung sarili mo. Sabi nga nila, for you to conquer the world, you must first conquer yourself. So, kaya yung college, kita nyo, di ba? Kahit umuulan na, bumabagyo na, may pasok pa rin tayo. Bakit? Kasi pagdating mo sa trabaho, wala naman cancellation of classes na eh. Diba? Yung responsibility mo na pumasok pa, may gagawin ka, yun na yung pinapractice sa inyo. Diba? If you can correlate that one from studying, going to work, then magkakaroon ka ng much deeper appreciation kung ano yung ginagawa natin at pinapractice natin. Nagkakaintindihan? So let's have a recap nung standards of professionalism natin. So, standards of professionalism, number one, at positive attitude towards work, that's one. Number two, staying power. Number three, ability to work with other people. Number four, eagerness to learn. Number five, full range of skills. Number six, experience. Number seven, dedication to quality. Number eight, good understanding of the basics. Number nine, punctuality. So, yun. So, later on, if you do have questions about dun sa topic na itinakal ko, you can always comment dun sa ilalim ng video na posted. Tapos afterwards, i-re-reply ko ng sagot yun. Kakaintindihan? Tapos after watching this video, mayroong instructions na for you to answer. So, I hope everyone listen. If you do have questions, yun nga, i-ano natin. Tapos, yun, you'll be seeing more of me this coming semester. Puro ganito yung gagawin natin para kung meron kayo na-miss out, hindi na panood, or magulo yung reception, walang net, umuulan, etc., you always have something to go back to. Meron kayong babalikan na para panoorin, para hindi kayo na, hindi kayo nalilate dun sa lessons natin, tsaka sa class natin. So, good day, tsaka God bless.